Okay guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel. So maraming nagtatanong regarding do sa upcoming update ni Mir 4. So maraming nagtatanong kung kailan ba ilalabas yung crit Eva at saka yung accuracy na bago. So baka yun ilabas na sa November 14 guys or kaya sa November 28. Okay, tapos maghanda na rin kayo ng clan tokens na halagang 250,000 kasi ang ginagawa nga ni Mir 4 isalitan. Asian coin, clan token, Asian coin, clan token. So, mas mainam na nagtatabi na kayo at least 250,000 na clan token. Tapos, yung sobra sa clan token na 250,000, yun na lang yung gastos inyo. At least, meron kayong reserba. Okay? So, naglabas na naman sa Korea ng bago i-upgrade, which is itong traditional equipment. So, sa atin, hindi pa ito ilalabas. Abangan nyo lang kasi kailangan dito ng 2 million dark steel per day. Kung mag-upgrade ka kasi kapag level 100 ka na, pwede mo na tong magamit or masuot. So nakalagay naman dito yan sa paliwanag nila. Kung titingin nyo yung traditional equipment, ayan, succession equipment, ayan. Huwag na natin basahin, shortcut na lang. So nabibili siya dito sa Black Iron Exchange Merchant located at Spichon. Ayan, nabibili siya dito sa halagang 2 million dark steel. Tapos pwede mo siyang i-enhance, tapos magkakaroon siya ng enchant. So legendary ang itsura guys oh. Ang angas oh. Grabe, may plus 3. Siguro tina-train lang nito ni Mir 4 kung ano yung success rate, no? Kapag syempre plus 1 100%, ayan, yun yung probability na ma-up siya. Tapos pag 12 step na, may ma-unlock na skill. Hindi ko alam kung ano yun guys, syempre wala pa yan sa global pero aabangan na natin yan. Grabe yung bigay na ano yan, PS sobrang laki, no? Kung nakita nyo dito, yung pag-angat ng PS niya, 3,788 kapag plus 12. Medyo mababa siya pero syempre sa progress, napaka-solid niya lalo sa enchantment, no? Okay? So, yun yung abangan natin at pangalawa, siguradong ilalabas sa global yung costume. Okay? Ito, may bagong clan expedition, si Helgert. Hindi pala si Hellcat yan. Tapos yung bagong costume sa November 14. Kasi alam naman natin sa Korea, kapag nilabas na, nilalabas agad sa global. Okay, pero yung update sa taas, matagal pa yun. Unahin pa nila doon yung Magic Stone. Ito na yung bagong costume na aabangan natin. Para ng Special Force, no? Ayan. Mir 4, ano ba talaga balak? Nung una, run online. Ito, Special Force na, guys. Pero mas maangas talaga ito, guys. Hindi pa na ilalabas sa global. Para may makita kang predator, no, na warrior. Yeah, hindi pa nilalabas to sa global, ewan ko bakit ayaw nila ilabas to. Which is mas maganda naman to. Ito maangas naman din, parang siguro yung ano nito, yung weapon, malamang sa malamang ano, barrel. Pero sa next patch pa siguro 'yun. Hindi pa nila na ano, nadodrawing kung ano 'yung gagawin sa espada, baka knife 'yun, 'di ba? So baka 'yung sa arbalist barrel na 'yung hawak. Napakaangas noon, guys, sa arbalist barrel. Diba? Sa sorcerer kaya, ano kaya yung pwedeng batuta? So, baka ganun nga, no? Tapos may bagong mount, guys, ayan, nag-aapoy. Tapos, syempre, spirit, si Deranged Spirit na, guys, legendary spirit. Ayan. Syempre, kapag nadagdagan ng spirit, manadagdagan yung sa orb na spirit din. Okay? So, ang payo ko lang, guys, magtabi na kayo ng clan tokens. At saka syempre mag-imbak na rin kayo ng Dark Steel kasi parating na rin yung Spirit Treasure event. Kung sasali kayo guys ha. Tapos, yung regarding sa candy, maraming tatanong kasi sa live eh. So sa November 13 yung tapos nun guys. So meron pa kayong 4 days na pagpa-farm nung candy. Okay, so yun lamang guys. Happy grinding hanggang sa muli. Paalam.